three on two. Hey mga bros, mga bros, ito na nga po ay finals na po tayo ng PBA Philippine Cup 2022 SMB kontra TNT Tropang Giga mga kabrods. So mga bros, i-recap muna tayo sa first quarter ay talagang dikitan ang laban. Ito po talagang SMB ang kumakana dito, so 21-16. At pagdating ng second quarter mga kabrods ay dito pa rin ay lamang pa rin ng SMB mga kabrods. So after ng first half lamang pa ng 12 dito ang SMB dahil ito pong si Junmar ay unstoppable na sa ilalim at ramdam na yan nepto po ni Kelly Williams. At dito na nga mga kabrods sa third quarter dito na rin pumuputok at nagkakaroon ng confidence ito pong si RR Pogoy. So 70-64 after po ng third quarter. Mga brods, time out muna. Gusto nyo ba kumita na kahit nasa bahay ka lang, ikikita ka na kahit nanonood ka lang ng mga paborito mong kupunan sa kahit anong liga, dito ka na sa 1xBet. Pwede ka nga tumaya or magbet dito mapa PBA, NBA o kahit anong liga para ramdam mo talaga na kapag nanalo ang manok mo, panalo ka rin dito. So sa unang deposit mo, ibibigyan ka agad ni 1xBet ng 7,000 pesos deposit bonus. So para makapag-register, i-click lang ang link dyan sa pin comment section sa ibaba at gamitin ang promo code na 1xOverrated. Tamang-tama, finals na tayo mga brods. Pwede kang mag-bet dito kung TNT Tropang Giga ka ba o San Miguel Beermen. So bet na mga kabrods! At fourth quarter mga kabrods, dito na nga nakita natin ito pong controversial call or buzzer beater neto po ni Jason Castro Dabler. Dahil kung makikita nyo dito sa video mga kabrods, ito pong si Jason Castro ay pag makikita mo mga kabrods dito po sa hindi masyadong slow-mo ng One Sports or TV5, talagang pasok ito pong jumper neto ni Jason Castro dahil nga bago niya maipakita netong board yung red light, nai-release na neto ni the blur Jason Castro yung kamay niya at hindi na nga na-touch ng kamay niya yung bola mga kabrods or tip ng kanyang finger. Pero ayon dito kung makikita nyo mga kabrods sa 0.0 second mga kabrods ay naaandun pa rin ito pong kamay ni Jason Castro mga kabrods dito po sa bola. Dapat kasi pagdating na ng 0.0 second mga kabrods dapat na i-release muna yung bola sa kamay mo. Pero yun nga mga kabrods, na-delay dito yung red light ng board. At sabi nga din na ito po ni Dadin Kinito Henson, human error na daw ang nangyari dito dahil microseconds nga lang or parang na-delay ng microseconds ito pong red light ng PBA dun po sa backboard. Kaya nga naging counted yung tira dito ni Jason Castro mga kabrods. So human error talaga ito mga kabrods, hindi na rin ito kasalanan ng officials dahil ang sinusunod daw kasi nila yung red light. Pero dapat ayusin ito mga kabrods ng PBA dahil magkakaroon pa rin at magkakaroon ng basher ito pong PBA lalong lalo na sa mga SMB fans nagpo-protesta sila hanggang ngayon dahil yun nga sabi nila hindi daw dapat counted yun at nasa kamay pa ni Jason Castro mga kabrods yung bola pagdating ng 0.0 second. So talagang nakakapagtaka at human error pa rin dahil dapat sinasabay talaga ng red light ito pong 0.0 second. Pagpatak talaga dapat ng 0.0 dapat nakakasabay na yan ito pong red light. Kung ganun ang mangyayari mga kabrods, not counted ang tira dito ni Jason Castro. At ayon din sa PBA Technical Director ng PBA, sabi niya it's been a PBA guideline that when the backboard is equipped with red lighting around its perimeter, the lighting takes precedence over the game clock. So that's the main purpose of the lighting around the backboard. So yun nga yung red light talaga ang inabangan dito mga kabrods ng ating PBA Technical Director. So human error sabi ni Dadin Kinito Henson, pero ikaw mga brods, sa tingin niyo po ba counted ito or not counted? Pero yun nga sabi ni Junmar Fardo, counted man o hindi, mag-move on na lang.
Pero itong si Junmar mga bro, gumawa ito ng 24 puntos, si CJ Perez 21 points, Jericho Cruz 10 points, Tautua 6 points. Sa TNT Tropang Giga naman, best player natin RR Pugoy with 26 points, 4 out of 6 3-point line at 10 out of 7 sa kanyang field goals. So sumunod naman Mikey Williams 21 points. At napabilib pa dyan ha, ito pong si Jordan Clarkson ng NBA at maglalaro ito sa ating Gila at Castro 15 points. So sa game 2, sinong manok nyo mga bros? TNT ba o SMB? So comment mo lang opinion mo dyan mga bros at iisa. Isayin natin yan. So dito na nga po tayo no, sa kabilang balita natin mga bros. Ay ayon ito sa mga reports and rumors natin. Dahil yun nga, alam natin na maraming aalisin ito pong Barangay Nebra San Miguel at naghahanda na nga sila sa mga pasabog trade rumors or reports na gagawin nga daw neto po ni Boss Al Francis Chua. Pero yun nga mga brods, pinag-iisipan na rin ng Rain or Shine at Barangay Nebra San Miguel na tulong-tulong daw sila sa magiging trade rumors or trade na lulutuin neto mga kabrods. Dahil ayon sa ma-reports natin, trade suggestion, ito na nga, Bobel Ganaha to Barangay Nebra San Miguel. Pero ang mawawala, ito pong si Prince Caperal Kent Salado at 2 first round picks ng Barangay Nebra San Miguel. So ang kapalit niya na ay ito pong si Big Bo Belga. So mga kabrod, sa win-win situation na mangyayari dito, makukuha ng Nebra ito pong si Bo Belga, na alam naman natin na ito pong si Bo ay maangas talaga maglaro nito. Sabi nga rin sa akin at sa mga room reports natin na ito pong Barangay Nebra San Miguel ay parang kulang din sa angas ang laro nito. Pag sinabayan mo nga ito ng angas, parang babalik na ulit yung never say die spirit nito ng Barangay Nebra San Miguel, na katulad na nga lang ng ginagawa dati ni Robert Chowerski. At yun nga, nakikita nila dito sa pagkaangas nito ni Big Bo Belga na isa ito sa mga kulang ng Ginebra at ma-boost niya ito pong mga teammates niya at mahawaan niya ng confidence sa laro. So hindi naman natin sinasabi na maangas or magyabang sa court, ang sinasabi dito mga kabrods, kulang nga sa gana, sa tapang at sa determinasyon na manalo ito pong Ginebra players last season. So ito nga mga brods, Big Bo Belga ay pwede rin itong trade suggestion neto po ng Reno Shine Alasta Painters. Para sa akin parang medyo lugi lang ito pong Barangay Nebra San Miguel, dahil mga first round picks or dalawang first round picks ang makuha ng Rain or Shine sa Ginebra. Samantala, Big Bo Belga may edad na rin naman mga kabrods, at pwede na rin nila pabayaan ito pong si Big Bo sa Rain or Shine Elasto Painters. Pero yun nga, ang magbe-benefit ito pong Barangay Nebra kay Big Bo dun nga sa sinabi ko mga kabrods. Pero medyo lugi lang, lalo na't bibitawan nila si Caperal Salado at yung dalawang future na rookie ng Ginebra na first round pick pa. Pero mga brods, alam ko naman na ito pong si Big Bo ay isa ito sa pinakamatapang na player dito sa PBA. Hindi lang basta-basang extra rice yan, talagang mahahawaan niya yung mga players niya. Diba nga, binansagan pa itong mga bad boy ng Rain or Shine Elasto Painters, lalong-lalo na noong hawak pa yan ni Coach Yeng Yao. Ito pong Rain or Shine Elasto Painters, isa itong si Big Bo sa mga bad boys ng Rain or Shine, sina Kinyahan, sina Polly, na angas ng tundo. So talagang pwede mga kabrods kung gugustuhin ito ni Boss Al Francis Chua. Pero ito ay trade suggestion pa lang mga kabrods ha, at pinag-uusapan na rin ito sa meeting ng Barangay Ginebra San Miguel at Rain or Shine Elasto Painters. Pero ikaw mga bro, sa tingin nyo po ba Big Bo Belga, babagay ba ito sa Barangay Ginebra San Miguel, at papayag ba ang mga fans dito sa kanya? So comment mo lang, pinito mo dyan mga brods, at isa-isa natin yan. So salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out. Yeah, she's got some nice long hair.